Hi guys! Welcome back to our channel. This is Ephraim and you're watching Planting with Ep and Grace. Ito na naman ang inyong hardinerong kapitbahay nagsasabing, tara! Usap tayo! Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day guys, welcome back to our channel. This is Ephraim and you're watching Planting with Ep and Grace. Sa panahon ngayon, marami tayong mga halaman na inaalagaan, hindi lamang sa labas ng ating bahay, pati na rin sa ating loob ng bahay. At ang isa sa mga ito ay yung mga tinatawag nating mga indoor plants. Pero bukod dito, meron tayong mga tinatawag din na mga indoor trees. At isa na nga dito, yung ating tinatawag na Picus lyrata. Okay? The Picus lyrata is also known as the banjo pea, fiddle leaf fig tree, lyre leaf fig tree, or fiddle leaf. Now, the reason behind that ay siguro dun sa kanyang structure ng kanyang leaves. Pero mamaya natin pag-usapan yan. This particular Picus lyrata is an origin or native of the sa rainforest ng Western and Central Africa. So, as you can see, the condition on that particular area, medyo hindi siya masyadong malamig at medyo mataas ang kanyang humidity. Now, as you can see, you've most likely seen this particular gorgeous plant sa mga magazines or gracing the pages of the magazine and the floors of the luxurious homes. Its iconic fiddle leaf leaves and dainty veins earn this plant its unique characteristic. The plant is known for its graceful silhouette. Okay? So what is that? So that means this particular plant, definitely it's a big yes for those people na nangongolekta ng mga halaman. Okay, so the leaves, as you can see, these are a variable in shape but open with broad apex. So medyo malaki yung kanyang apex. And habang siya pumupunta doon sa kanyang pinaka-trunk o pinaka-stem, you will be able to notice na medyo nag-slim down siya or nag-narrow down siya from the middle. Now, that's the reason why it resembles yung tinatawag nating lyre or fiddle. Kaya doon ang galing yung kanyang pangalan. They are up to 45 centimeters long and 37 centimeters broad, yung kanyang leaf areas. Now, usually, as you can see, medyo maliit siya and leathery yung kanyang textures. And as you can see, doon sa pinaka kanyang likod, medyo prominent yung kanyang veins at wavy naman yung kanyang leaf margin na tinatawag natin. Okay? So, ang kanyang stems, as you can see, these are woody type of plant. Kaya nga tinawag natin puno, syempre lalaki ito. Malaking malaki. Okay. Pero in terms of the indoor type of plant, hindi naman natin ni-expect ito na medyo lumaki siya na hanggang doon sa ating ceiling. Most probably, we have to cut this one or we have to prune this particular plant. Okay. So the light. Okay. So the light requirements of this plant, kahit siya lumaki or kahit ang kanyang nature ay sa Africa, it's still, this particular plant requires a lot of bright, filtered light. Hindi siya direct light. As you can see, itong fiddle leaf namin kasi, medyo mahirap, iba kasi ang init ngayong panahong ito. So, this particular plant really strives dun sa kanyang adaptation sa aming lugar, or dito sa lugar namin. Kasi we are placed sa fourth floor, so medyo malapit siya doon sa sikat ng araw. So, we are not able to make this one na nandun siya sa type ng plant na nag-a-adapt siya or sa time nung nag-a-adapt siya. When I bought this one in Los Baños, you're able to see na medyo broad yung kanyang leaves. But at this point, dun pa lamang siya makikita na medyo maliit siya from the top. It seems to be na dun pa lamang siya nagpo-full blown already. Okay. During the time that we have bought this one, we are able to notice also na medyo nalalagas din ng kanyang mga dahon. The reason behind that most probably is siguro yung tinatawag nating overwater. Okay?
Now, what is now the reason ng overwater? Siyempre, maalaga tayo, akala natin tama maayos tayo sa ating pag-aalaga. Pero this particular plant does not need lots of water. We have to maintain primarily a certain amount of water until such time na mag-drain siya or maubos yung kanyang tubig up to the bottom. So hindi siya sanay sa clogged water. Okay? So very important 'yon. So what's now the indication na nagkakaroon siya ng tinatawag nating overwatering? Usually, nagkakaroon tayo dito ng tinatawag nating pag-brown nung kanyang leaves. Okay? And until such time na matuyo at mag-fall down yung ating mga dahon na yun. And that particular plant, that particular situations nangyari sa amin yun. Kaya we are not that good in terms of pag-aalaga nito nung una pa man. Then another thing is, pag naman underwater. So pag underwater ang ating field leaf, there is a tendency na magkaroon siya ng mga spots or brown spots. Okay? Underwater ang ibig sabihin nun. That is an indication na yung plant natin, kailangan natin siyang diligan or lagyan ng tubig. So, they love water. You can water the feeder leaf thoroughly, pero take note na kailangan din ng plant natin or masigurado natin na yung kanyang soil ay past draining din para hindi tayo mag-clog ng water. Take note, pag nagka-clog ng water, definitely magkakaroon tayo ng root rot at magkakaroon ng amoy yung ating mismong soil ng ating fig tree. And with that, what are the two things that we can do? First, we have to stop watering. Second, we have to repot. Yun yung nangyayari sa ating feeder leaf. Okay. So, we have to clean also the leaves of our feeder leaf. So, syempre, nagko-collect din siya ng dust similar to our rubber tree. So, we have to clean it up, wipe it with a clean tissue or medyo damp, moist tissue para medyo ma-maximize naman niya or makuha niya or ma-absorb niya efficiently yung ating bright light. Okay. So, remember also na in this particular plant, yung unpleasant smell sa ating soil, most probably, nag-start na yung ating root rotting. Okay. So, next, temperature. Since it is from Africa, it requires warm and humid climates. So, kailangan niya ng warm and humid climates. And unfortunately, hindi po natin siya pwede i-keep sa ating loob ng bahay na may aircon. Okay, kasi bakit? The reason behind that, hindi po humid ang kanyang magiging atmosphere, kundi medyo malamig po. In that case, that is also one of our mistakes. Nilagay namin siya sa loob ng bahay namin, and meron tayong aircon o meron kaming aircon na yun yung nagbo-blow ng malamig na hangin sa ating plant. And believe me, hindi naging maganda yung result nung kanyang pagdadahon. Usually, one or two leaves nagpo-fall siya afterwards. Okay? So, take note, ito, ating feeder leaf, kailangan natin siyang ilabas sa ating balcony. Siguro mga 3 to 4 hours na bright light lamang po. Or ilayo po natin siya sa ating mga air condition unit. Okay, para hindi pa-maintain po natin yung kanyang or makontrol natin yung kanyang humidity. Now, in terms of the toxicity, yes, it has a toxic. Kaya kailangan natin siyang ilayo sa mga pets natin, especially kung ang ating pets ay kumakain ng ating mga dahon or sumisira or kumakagat ng ating mga dahon. If this particular plant, yung kanyang leaves na ingest ng ating plant, it may cause some irritations. And syempre, magkakaroon tayo ng problema with our pets. Now, pests. Okay, pests. The main pest for this particular plant, of course, mealybugs. Okay? Aphids, mites, and scales. But, certainly, pag nakita natin agad na nag-start pa lamang, nagkaroon tayo ng manifestations ng ganong mga klase ng insekto or pest, kailangan natin siyang i-wash ng ating soap or soap solutions para matanggal yung mga aphids and pests. Another thing din also, kailangan nating linisin yung mga dahon para hindi naman magkaroon or mag-encourage ng mga dust particles. Okay? Kasi gustong-gusto ng mga pests or insects yung mga ganong condition na meron silang konting-konting lupa na makikita sa dahon. Okay. Repotting. Yearly, yes, you could do repotting kasi mabilis din namang tumubo or lumaki ang ating feeder leaf. In a year,
definitely, you will be able to notice na yung kanyang root system pupunta na sa ilalim and yung kanyang roots ay mismong lumalabas na doon sa mga potholes. Kung gano'n na makikita natin, so I think it's time for you to repot. At tuwing kayo mag-repot ng tidalim, kailangan nating mas malaki yung kanyang pots na gagamitin. Okay? So, in terms of the propagation, we have cuttings, stem cuttings, at meron tayo tinatawag na grafting na tinatawag. So, this particular plant, when I bought this one, medyo malaki na siya. I really don't know if this is a stem cutting or a grafted stem. But anyway, based on our experience, mas malaki ang success pag tayo ay nag-graft. Okay? Kasi nga, nakapikit pa rin yung ating stem doon sa kanyang mother plant, tapos nagpuproduce siya ng mga roots para maging successful yung ating pagpuproduce ng ating plants. Okay, bago natin i-cut, may roots na. So, madali na siyang gawin. Pero, even case that you would like to have stem cutting at hindi nyo na matiis, na kailangan nyo i-cut talaga, well, one thing that you have to look into, kailangan natin siyang i-cut doon sa may nodes. Okay, ano ba yung may nodes? Ito. Yan, may nodes. So, nodes, kakat natin yung nodes na yan dito sa area na to. Okay? At saka, yun ngayon ang ating itatanim. Okay? Now, the reason behind that is para magkaroon tayo ng tinatawag dating growth on that particular part. So, after getting it out, siguro air dry within 24 hours, and then we have to put that or ibababad natin siya sa filtered water. Hindi po siya kailangan ng mga tap water. Medyo social siya ng konti. So, filtered water is recommended for you para sa ating pagpaparoots ng ating plant. Okay? And then also, you have to replace the water once it gets dirty or cloudy. Okay? Kasi nga, pag cloudy na yan, that means medyo may chances na tayo mabulok agad yung ating mga cuttings. Okay? So, after developing the roots, siguro may kuha na kayo ng an inch or inch long na roots, yun na siguro yung time for you to repot that particular stem cutting for propagations. Okay? So, pruning, yes, I would recommend you to have pruning. So, yung mga dahon na medyo brownish in color, yeah, katulad nito, we have to remove it already. So, pwede nyo nang i-remove yun. Well, certainly, sa pag-mature ng ating dahon, most probably, kailangan talaga na tatanggal tayo ng dahon. Also, kailangan natin magtanggal ng dahon if in case na yung dahon ay hindi na maganda or nagka-come across na siya doon sa ating ibang mga dahon. Okay, so there's one way of pruning it. Kailangan mag-form natin na maganda yung ating tidalim. Okay, so branches, yes, you could cut up some branches, but in this case, maganda yung aking branches. So, isa pa lang naman to. So, I think wala tayong magiging problema kung these branches will remain here. Pero, you have to cut out any crossing branches dun sa ating tidalim. Some people tend to, pinuprune nila at nagkakaroon sila ng reshaping ng tinatawag nating feeder leaf. Okay? So, again guys, this particular feeder leaf that we have, binili naman siya ng December. And look, meron na siya sa amin ngayon. And today is, today is October already. So, pero binili ko siya medyo maliit pa lang. Okay? Hanggang dito pa lamang siya, actually. So, ngayon medyo lumaki na siya. After so many trials, after so many things na nangyari sa kanya, hi, salamat, nakapag-recover na rin siya. Okay? So, I think that's all, folks. You're watching Planting with Efren Grace. Please watch and subscribe to our YouTube channel. And you may add to your list our Epic page, si Maria Gracia at ang Lihim na Hardin. So, thank you. See you next time. And goodbye.